Yan, hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito lang tayo ulit ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Kasama natin ang ating master mechanic na si Bernie para ipakita sa inyo paano nga ba magkabit ng integrated bearing. So, magkakabit tayo ng integrated bearing dito sa fork na to, saka dito sa frame na to. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara! Kabit natin yung integrated ball bearing. So guys, ito yung Mountain Peak HS03 na integrated ball bearing headset na sealed bearing. So tingnan natin. Unbox natin. Rin ako nakitang nabasagan ng frame kasi pinupukpok nila eh. So ayan yung ayan, pinapress na niya yung upper at yung lower na ball bearing, na sealed bearing yan, sealed bearing. So diba ganun lang kadali magpress kesa pukpukin niyo pa yan. Then double check niya kung nakalapat na yung bearing housing dun sa frame. So, yun na yun. Yan. So, ito yung upper saka lower. Then, kunin natin yung tinidor. Lalagay syempre muna yung spacer. May kasamang spacer yan. Lagay nyo muna dun sa tinidor. Tapos, pasok ang tinidor sa head tube. Ang kagandaan nito, sealed bearing. Hindi kagaya ng mga ball bearing, isa-isa mo ilalagay yung ball bearing. Ngayon, tapos lalagay mo yung spacer sa itaas. Then lalagay mo tong cup. May rubber cup. May rubber yan eh. Ayun o, nakikita nyo na yun. Rubber yan. Para hindi mapasukan ng tubig kasi sisikipan niya ng crown mamaya. Ito to. Ito yung pangsikip niya. Lalagay ito sa stem. Yan. Yan. Tapos pupukpukin niyo yung itong bulaklak.
Ito kailangan talaga pukpok. Yan, pukpok yan. So, maganda niyan. May gulong. Bago nyo pukpukin, eh since wala tayong gulong dito, lalagyan na lang ng basahan. Tapos meron naman plastic yung tinidor na yan. Ito. May plastic yan. Ayan, ito, nakikita nyo na yan. Plastic yan. So, pupukpukin yan. Pababa yung bulaklak, yung flower. So, mag-iingat sa pukpok. Baka iba mapukpok nyo, kamay nyo mapukpok, o kaya yung frame. Konti lang guys, baka mapasobra kayo. So, konti lang yun ha, konting-konti lang. Tapos, grasahan nyo muna para madulas. Para mas madaling pumasok. Kasi kung tuyo yan, hindi yan papasok na maayos. Mag-ingat, lalo na yung mga bata. Tapos, puputulan nyo kasi mahaba. So, kailangan talaga magputol. Kasi karamihan ng fork na pag binili nyo, mahaba talaga tube nyan. So, puputulan yan base sa haba ng head tube, stem, o kaya kung gusto mo panlagyan ng spacer. Ayan, nilulubog pa yan kasi kailangan umabot hanggang dito yan. So yun, dalawang spacer ang gagamit yan. Isa dito sa baba, isa sa taas, o kaya dalawa sa baba. Bahala na kung ano sa nilalagay yung spacer na yan. So yun guys, tatanggalin ulit yung stem kasi puputulan na yung fork natin. Sinukat lang yan. Yan, so sukat ulit para sigurado. Maganda na yung sure tayo. Tapos mamarkahan. Yan. Kasi guys, pag nagkamali kayo ng putol dyan, hindi nyo na may babalik yan. Siyempre, pag iniwan ka, hindi ka na babalikan nun. Parang naputol na eh. O yan, ito, puputulin na. Parang naputol na relasyon lang yan. Hindi mo na may babalik. Sira na eh. So, ito yung pamutol ng tube, ng fork. Mas madali talaga guys gumawa kapag meron kayong mga gamit. Kasi yung iba nakikita ko nilalaga rin bakal yan. Papaling yan. So kung medyo ano eh, dalhin nyo na lang sa bike shop. Eh habang nilalaga rin mo, baka magkamali ka, sayang ang fork mo. Nagtipid ka sa pagputol pero nasira naman ang fork mo. So, pag naputol na, lalagay mo na ngayon yung head cap. So, kita nyo, napakadali lang magkabit ng headset saka magputol ng fork. Basta meron kayong tamang gamit. So, pagkatapos yan, kakabit na itong drop bar. Sa mga handlebar,
Usually, meron yung mga line. Ayan o. May guide kayo kung nasaan ang gitna. Yung iba, arrow ang nakalagay eh. Yung iba, numbers. Kagaya nito, merong negative 1, 0, saka positive 1. Siyempre, kung ano gusto nyo. So, ito, naka 0. Ayan. Naka 0 siya. So, ang guide dyan, dapat itong top tube, saka ito, pantay. Ayan, oh, kita nyo. So, yun ang pinaka-guide dyan. Dapat parallel to, parallel. Ayan. Ito, saka ito, dapat parallel yan. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin niya kung anong gusto nyo. So, ayan guys, so, kita nyo, 0. O, di ba? So, kung wala kayong, kung yung drop bar ninyo, walang number, yun na lang gawin nyo. Gawin nyo parallel. Yung top tube, saka yung drop bar. Ayan. Pero kung meron naman number, ayun ang guide. 0, o. Ayan o, kita nyo, o. Yun, tapos na. So yan ang paggamit natin ng headset, pagputol ng port, at paglagay ng drop bar. Yan. Yan, shoutout kay sir. Pinayagan tayo mag-video ng kanyang bike. Yan.
Yun, hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito lang tayo ulit ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Kasama natin ang ating master mechanic na si Bernie para ipakita sa inyo paano nga ba magkabit ng integrated bearing. So, magkakabit tayo ng integrated bearing dito sa fork na to, saka dito sa frame na to. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara! Kabit natin yung integrated ball bearing. Yun, hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito lang tayo ulit ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Kasama natin ang ating master mechanic na si Bernie para ipakita sa inyo paano nga ba magkabit ng integrated bearing. So, magkakabit tayo ng integrated bearing dito sa fork na to, saka dito sa frame na to. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara! Kabit natin yung integrated ball bearing. Yun, hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito lang tayo ulit ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Kasama natin ang ating master mechanic na si Bernie para ipakita sa inyo paano nga ba magkabit ng integrated bearing. So, magkakabit tayo ng integrated bearing dito sa fork na to, saka dito sa frame na to. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara! Kabit natin yung integrated ball bearing. Yun, hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito lang tayo ulit ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Kasama natin ang ating master mechanic na si Bernie para ipakita sa inyo paano nga ba magkabit ng integrated bearing. So, magkakabit tayo ng integrated bearing dito sa fork na to, saka dito sa frame na to. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara! Kabit natin yung integrated ball bearing. Yun, hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito lang tayo ulit ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Kasama natin ang ating master mechanic na si Bernie para ipakita sa inyo paano nga ba magkabit ng integrated bearing. So, magkakabit tayo ng integrated bearing dito sa fork na to, saka dito sa frame na to. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara! Kabit natin yung integrated ball bearing. Yun, hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito lang tayo ulit ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Kasama natin ang ating master mechanic na si Bernie para ipakita sa inyo paano nga ba magkabit ng integrated bearing. So, magkakabit tayo ng integrated bearing dito sa fork na to, saka dito sa frame na to. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara! Kabit natin yung integrated ball bearing. Yun, hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito lang tayo ulit ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Kasama natin ang ating master mechanic na si Bernie para ipakita sa inyo paano nga ba magkabit ng integrated bearing. So, magkakabit tayo ng integrated bearing dito sa fork na to, saka dito sa frame na to. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara! Kabit natin yung integrated ball bearing. Yun, hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, syempre, nandito lang tayo ulit ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Kasama natin ang ating master mechanic na si Bernie para ipakita sa inyo paano nga ba magkabit ng integrated bearing. So, magkakabit tayo ng integrated bearing dito sa fork na to, saka dito sa frame na to. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara! Kabit natin yung integrated ball bearing.